So ayan guys, bisitahin natin yung isang project na ginagawa namin dito. So ito yung iniwan namin, overall tiles. Ayan. Pwede nang umapak dito, Jo. So nga pala, inumpisa na ng tiktikin tong ano nyo, CR. Ito yung sinasabi namin sa inyo na leak. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, ang continuous yung flow niya. Nandito pa yan. Pag nabungkal pa namin ito, ayan, lalabas lahat yan. So nga pala, ito yung dapat na para sa harapan. So ito, nag-design ako na ikabit dito yan sa may floor ng back extension. Yan, hanggang saan pwede umapak dyan? Dito lang talaga, na? Oo, huwag muna rin. So okay, so ayan. So kasi yung napili na tiles ng may-ari, medyo sobrang dilim na ng kulay ng back extension niya. So hindi na magre-reflect yung highlights nitong wall pag nagkataon. So ito kasing kulay brown na to, meron naman siyang highlights ng puti. So ayan. Ito pala yung napili na tiles ng may-ari. Semi-granite, tapos may shade siya ng parang black. So, marble style to, yung mga ganito. So, ito yung mga nauuso ngayon. Mga yan, may mga shade na ganyan. Kasi, marble. Pero semi-granite lang to. Yung coated nito, shade lang. Yan. So ito sana yung para sa back extension na tiles. So ayan. Masyadong dark na yung kulay ng back extension. So mas pinili ko to ikabit dito sa front yard. So ayan, mas bagay siya rito. Tutuusin. Ayan siya. Yun no. Kasi pagbukas ng pinto, yan ang matatanaw mo. Kulay puti rin kasi ang ano, ang flooring ng sala. Ayan. So kulay puti rin kasi yung flooring ng sala. So yan ang kagad na mabubungad mo. So mas maganda siya rito compared dun sa likod. So pareha lang naman siyang rough tiles. Kaya pwede siya sa likod, pwede rin siya sa loob. So yun lang, kung makikita nyo, ang tawag namin dito yung dry pack mortar. So ito siya. Na-explain ko na to sa inyo, papakita ko na lang dyan sa layer niya kung paano yun.
So ganito talaga yan guys, kung sa makikita nyo, masyadong makapal. Ibig sabihin, hindi levelado yung ano nito, yung flooring nito. So kayo, kung magpapatiles kayo, lagi nyo tatandaan, kung i-re-remain nyo itong pintuan na to, kakatin yung ilalim yan, yung CR, puputulan yung ilalim yan. So ganun din dito. Ito, magtataka kayo, di ba? Paano namin ito naipasok? So ayan, pinutulan kasi yung ilalim yan. Kasi kung hindi natin puputulan, tingnan nyo naman kung gaano kakapal yung... So ayan, no? Tingnan nyo naman kung gaano kakapal yung ipinatong na halo ng dry pack. So 3 inches. So ganyan siya. Kung hindi nyo ito puputulan pintuan na to, malamang hindi nyo yan may papasok. Hindi nyo mabubuksan. So nga pala, may mga nagtatanong kung paano ginagamit yung dry pack. Madali lang yan, ganito lang yan. Itong flooring na to, makinis yan. Ang ginagawa namin dyan, pinapahira namin ng adhesive cement. Pagkapahit ng adhesive cement, ilalagay yung mortar, ayan, yung dry pack. Tapos yung tiles, lalagyan ng adhesive. So una, i-compact mo muna yan dito para mag-balance. Ngayon, pag-balance na siya, saka mo ilalagay yan. So ayan, ganyan siya. Yun. So wala na kami mabilan na tile spacer. Ang ginamit talaga namin yung bala ng rivet. So ito. Bala ng rivet. So kailangan may spacer. So ganito kasi yan, kung maganda kasi talaga to kung 0-0. Ibig sabihin na 0-0, dikit na dikit. Kaso nga lang, kapag nagkaroon ng diferensya, napakahirap ayusin. Yun na, yung salitang damay-damay. Sabi ni Master Jojo, damay-damay. Ano ba yan? Narinig ko na naman. So yun. So bali, yan o. So makikita nyo, yung space na yan, itatile grout na lang yan. So yan, kung bakit gumagamit tayo nito. Yun o. So nga pala, rito sa CR, kasama to sa overall tiles. So ganito, ganyan ang sistema niya, babakbakin lahat yan. So yan, babakbakin. Tapos, itong part na to, di makinis yan, papahiran muna yan ng adhesive. Parang gagawin siyang rough, parang kagaya nito. Saka ikakasad. So ang gagamitin pala namin dito is 60x60, pati rito. Puro 60x60. Tapos ang pagkaka-install ng tiles nito, floor to ceiling. Kasi yung iba kasing nagpapatiles guys, hanggang kalahati lang, tas pintura. So hindi maganda yun kasi laging may moisture dito, nababakbak na nababakbak yung pintura. Ayan siya. Binakbak ng magiting na si John John. So ayan. So shoutout kay John John from Tungko, Bulacan. Yup. Pauwi na sana to guys eh. Kaso nga lang, ano, medyo nahirapan. Mahirap talaga lumuwas na yun. So ito. Napakakapal ng mga ano rito, no, Jay? Halo. Ganun ba ito? So ayun, ang ginagamit pala naming pantabas is yung diamond disc. Tapos binabala namin sa grinder. Pero wala na adhesive yun. So mas maganda sana. Mas maganda sana guys yung talagang pangkat na diamond. Kaso nga lang medyo mahal yun. Yung parang pangkat ng salamin. Maganda ang tabas kasi nun, parang ganito. Parang ganyan ang pulido. Pero okay rin naman yan guys na ipantabas. Makikita nyo naman na
Nice. Nandun ba? So, nung una kami palang gumawa, umiikot to kahit nakasara yung mga gripo. So, inayos namin. So, maayos lang naman kasi yung guys kapag nabakbak namin yung wall sa CR. Kasi ilalabas dun yung PVC ng tubig na parang ganito. So, ayan. So, ayan. Wala na siyang leak dito. Naayos na. So, dito kasi yun. So, ayan. Nakasara na yung mga gripo. Wala na siyang leak. Okay. Siya nga pala, kapag tinurn over sa inyo yung gripo, nasa wall type siya, nandito. So, hindi kasi maganda yun. Kung ako tatanungin nyo, hindi maganda yun nandito yung gripo. So, maganda yun nasa floor type na siya. So, since na magpaparenovate ka rin naman, bumili ka na ng bagong lababo at saka bagong gripo. So, ayan. Maganda yan. Ganyan. So, ayan. Mas bumagay yung flooring niya rito. Kasi ang kusina naman talaga, more on parang brown ang kulay niyan eh. Huwag naman puti kasi parang CR yun pag puti. Yun. Yes. So ayun guys, kung makikita nyo dun sa title ng ating vlog sa araw na ito, makikita nyo kung paano tayo mag-i-estimate ng tiles na magagamit natin doon sa kinuha nating unit. For example guys, ang i-example ko na lang is yung sa row house. Kunyari, meron siyang laking 5 meters. No? Included na dyan yung CR. So, ang CR niya kasi is 120 by 120. So, yan naman is yung centimeter. So, cm siya. No? Ngayon, pag nag-extend tayo dyan guys, ito is 2 metro. 2 meters. So, ayan. Malinaw ba? Okay. Tapos, dito naman is 4 meters. So, ayan. For example, kung Amy Row House, meron lang siyang 1.5 centimeter or 150 centimeter. Meron naman din siyang haba na 4 meters. So, ayan. Ngayon, guys, hindi nangangahulugan na ito yung parang pinaka provision niya na sukat, eh dito tayo kukuha ng sukat. So, mali po yun. So, hindi tayo dyan kukuha ng sukat. Kukunin natin yung sukat once na matapos na yung pagkakabuild ng constructural. So, kasi kukuha tayo ng sukat dun sa loob. Yun lang yung isang tip ko, guys. So, ngayon, ang kukunin na natin is yung square centimeter na tinatawag. So, itatabi ko muna to kasi ito is yung parang maling basihan. Maling basihan to. Kasi, yung iba kasi, kapag nagpapagawa sila, ang kinukuha nila kung gaano talaga yung total lot area. So, mali yun. Ang dapat nyong gawin, kapag natapos na yung total lot area mo, kukunin mo yung sukat sa mismong loob. Diba? Kasi doon ka magta-tile sa loob eh. So, bakit? Kasi itong part na to, i-hollow blocks yan. I-hollow blocks din yung part na yan. Pati itong part na to, i-hollow blocks. Tapos, may hollow blocks din dyan. So, liliit siya. Liliit yung floor area niya. Yung finish floor area na tinatawag. So, sa nangangahulugan, dapat, bago kayo magpagawa ng tiles installation, hayaan nyo muna na mabuild yung constructural. No? Huwag yung binili nyo na kagad yung materyales na hindi pa nakaka-build to. Meron kasing client na ganun eh, sabay-sabay pag nagpagawa. So ayun, i-discuss ko ngayon sa inyo yung regarding sa paano mag-estimate ng tiles. Kung ilan ba yung magagamit. So dito tayo ngayon guys. So ito, maraming nagtatanong sa amin kung ilan ba ang magagamit na tiles. No? Kahit kayo, kahit kayong mga may-ari ng bahay na kayo'y kumuha, kaya nyo malaman kung ilan yung mga magagamit yung tiles sa bawat area na gusto nyo. So, ayan. For example, sa back extension area, kunyari, ang gagamitin mong
lapad ng tiles is 40 by 40. Ito yung sukat. Kasi kadalasan naman na ginagamit sa flooring, 30 by 30, 40 by 40, and 60 by 60. So, ito yung 40 by 40. Ngayon, susukatan mo lang guys yung pinaka flooring niya. For example, yung pinakahaba niya, ito yon. So, 4 na metro yon noon. No, 'di ba? Nung hindi pa ginagawa. Ngayon, nung nagawa na, tapos sinukat mo yung loob, 380 cm na lang siya. Kasi may plastering, may hollow blocks. Ngayon, dito sa part na to, tsaka sa part na to, 'di ba, 2 metro siya. So, ayan, 2 metro. Pero nung meron na siyang hollow blocks, may plastering na, 185 cm na lang siya. Ang gagawin niyo doon, guys, 380 cm multiply mo ng 185 cm, total finished floor area niya is 70,300 square centimeter. Yun yung kinukuha natin doon, square centimeter. So okay ka na doon. Kailangan mo lang dito gumamit guys ng metro syempre. Okay. Ngayon, imu-multiply mo naman yung tiles na binili mo. For example, 40 times 40. No, 40 times 40 equals 1,600 square centimeter. Ngayon ang gagawin mo doon guys, yung 70,300 square centimeter, i-divide mo lang doon sa 1,600 square centimeter. Ito yung magiging total number ng tiles niya. 43.93. Ngayon, ira-round off mo, di 44 pieces. So sa amin guys, sa serbisyo namin, laging plus 3. Plus 3 kami lagi. Alam niyo kung bakit? Syempre, mahirap naman yung sakto. Malay niyo may basag, malay niyo may uka, may bungi. So yun nga, tapos malay niyo hindi rin pantay. So iba-iba kasi klase niyan eh. No, hindi lahat ng paggawaan ng tiles is overall perfect. So hindi yung ganun. So ngayon, yan, ito na yung makukuha natin na numero. Ganun din sa front yard extension. Depende naman sa ginamit mo. Kunyari, gumamit ka ng 30 by 60. No? Imumultiply mo lang yung 30 times 60. Ito, 1,800. I-divide mo lang siya dun sa sukat. Sa final na sukat na minetro mo. So, ito yung isang basehan or sample sa pagkuha ng estimation ng tiles. So, ganun lang siya guys. So yun lang guys, no, sana nabigyan ko kayo ng konting idea sa pagkuha ng estimation ng tiles. So, ika nga guys, maraming klase ng tiles. For example, kumuha kayo ng medyo madisenyo, parang may puzzle, kadalasan kasi niyan guys, once na nag-cut kayo dyan, hindi nyo na magagamit yung kinat nyo. Yan ang problema sa may mga puzzle, sa may mga pattern. So yun lang guys, no, laging tatandaan na mag-ingat pa rin, huwag makampante dahil ang sakit hindi natin nakikita. And God bless you all.